Apopo si Manuel Boy Mejorada and welcome po sa bagong episode ng ating serye Think and Grow Rich. Marami pong nagtatanong, ano ba ang meron sa mga mayayamang tao, the rich and successful people na wala sa amin? So dito po sa ating serye, ipapaliwanag ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga katangian, the habits, the character traits, itong mga hinahangaan natin na mayayaman. Ang hindi po alam ng lahat, kasi nakikita ng karamihan, ay yung nagtagumpay na, yung yumaman na tao, pero hindi nila nakikita yung nasa likod mo, kung paano sila nagumpisa, saan sila nagmula, at ano ang kanilang ginawa sa kanilang pagsisikap araw-araw upang over the years ay yun po, nakita na lang natin malalaki yung mga bahay, maraming mga kotse, maraming pera sa bangko. So, tinanong po niyan si Anthony Robbins or si Tony Robbins, isa po sa mga batikan ng mga eksperto tungkol sa how to get rich and be successful in life. Tinanong siya kung meron bang dalawa o mayroong dalawang katangian na dapat ipasok sa isip ng bawat isa upang makapag-umpisa sa paglalakbay nito patungo sa kayamanan. At ang unang umasok po at unang sinabi ni Anthony Robbins ay sabi niya dapat you have to be hungry. Gutom, gutom. Pero hindi po gutom dito sa tiyan, kundi gutom sa puso at gutom sa ating kaisipan. Gutom tayo na gusto natin na mapaganda ang ating buhay, mapaangat ang ating quality of life, mapalaki ang ating kinikita upang ang ating mga panaginip sa buhay. Ano ba yung mga gusto natin magawa sa buhay? So that we can achieve financial freedom na tinatawag. So you have to be hungry. Bakit po na kailangan na tayo ay magiging gutom? Huwag tayo mag-fasting. Kundi gutom po dito sa puso at sa isip para sa tagumpay. Dahil kapag gutom po kayo because you want something so hard, ay gagawa kayo ng paraan. Hindi po kayo susuko agad-agad. Hindi kayo mawawalan ng pag-asa kapag kayo ay nakakasalubong ng mga pagkabigo. Because in life, failure is something you cannot avoid. Talaga pong merong mga pagkabigo tayo na makakasalubong sa ating buhay. Pero yung mga yumayaman, iba po ang kanilang pagtingin sa pagkabigo or failure. Sa kanila, ang pagkabigo, bawat failure ay isa pong parang lapakan, step, no? Parang sa hagdanan yan. Isang, ano yan, kapag bumagsak ka dyan, no? Ay, aba, pag-aralan mo kung bakit ka nabigo doon, bakit ka naging failure, at doon, aakyat ka naman, sisikapin mo, nasusunod naman. So, tuloy-tuloy yan, no? Hanggang nandun ka na sa itaas. Iyon po ang dapat mo natin na ilagay sa isip natin na kapag may kahirapan dito sa unang hakbang or unang step, ay aba, huwag kang umatras. Do not give up. Kundi, tignan mo muna bakit ba nahirap to. Saan ba ako nagkamali dito? Yun po, you have to learn from failure. So, with that hunger, no, hunger. Pangalawa, sabi ni Anthony Robbins, you are who you are with. Ikaw ay isang tao na magpapakita kung sino ang palagi mong nakakasama. You are who are with always. Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, tayo po ay nai-influensya, na we are influenced by the people around us. No? So, kapag tayo po ay mahilig makipagbarkada doon sa mga kaibigan natin, no, na wala namang ginagawa araw-araw, kundi makipag-chismis, mag
batong eats, magsugal, mag-inuman, no? Ay hanggang doon na lang tayo. We also become like them kasi makikipagbagay tayo, di ba? Eh, mukhang hindi naman maganda yan ha? Habang nag-iinuman yung mga kabarkada mo, tapos ikaw patingin-tingin na lang. Siyempre, mag-iinom ka rin. Pero kapag kayo po ay maghanap ng mga magiging kasama, magiging kagrupo, na yung isip ay palagi pong patungo sa pag-undad, patungo po sa pag-improve ng kanilang sarili, madadala po kayo, matatangay po kayo sa daloy, no? Parang current yan, parang sa daloy ng kanilang pamumuhay because your environment influences you. Kayo po ay nagiging kung sino kayo dahil po sa ating mga paligid, environment. At isa po sa magandang advice din ni Anthony Robbins, maghanap kayo ng tinatawag na role models. Kailangan po na maghanap tayo ng mga tao na matagumpay, lalo na po yung mga mayayaman, no? Who are successful in their careers. Eh kapag basketball player kayo, maghanap kayo ng magaling na basketball player, no? At pag-aralan kung ano yung mga ginagawa araw-araw para marating niya ang kung saan nasaan siya naroon sa larangan ng basketball. Ganun din po yan sa buhay, sa pagiging mayaman. Maghanap kayo ng role models, modelo ninyo. Dahil po na huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa trial and error. Kundi sundin na lang natin, kopyahin or gayahin. Hindi naman kinokopya, kundi ginagaya ang mga pang-araw-araw na practices and habits ng mga taong ito para hindi na tayo maliligaw. Kapag sinunod natin yun, alam natin na ito na ginamit niya, ito na ang daan niya. So, hindi tayo, kung maliligaw man tayo, kung mabigo tayo, ay madali tayo makabalik sa daan. No? Makabalik tayo sa road na tinatawag, no? Sa daan, para po na maipagpapatuloy natin ang ating pagsikap na magumanda ang ating buhay. So, yun po ang kahalagaan ng role model. So, in this series, hindi po ito kasi hindi po ito mangyayari ang ating pangarap, no, na magiging mayaman sa loob lang ng isang linggo o isang buwan. It will take months and even years, no? Pero ang mahalaga po na araw-araw nagkakaroon po tayo ng kahit na konting-konti, o yung sinasabi kong incremental gains na hindi lang po natin yan mapapansin, eh ba, pagdating doon sa dulo after one year, makikita niyo po malaki ang pagkakaiba. Ako muli si Manuel Boy Mejorada. Magandang araw po sa inyong lahat.